And hey, bonding time para sa buong pamilya. Ito ay isang bagong usong libangan. Ang free flight parrot. Alamin natin kung paano ba yan mula kay Neil Culeta na nasa Santa Rita, Pampanga. Neil? Ayan! Napapahindak na ako dito. Umaga kayo ganda mga kapamilya. Dahil nandito, today is Friday. Alam niyo naman, next ito is weekend na. Para sa mga pamilya dyan na gusto mag-relax, mag-enjoy, pumunta na kayo dito dahil pwede kayo mag-zumba, pwede kayo mag-picnic, at pwede rin kayo mag-bike. Dito lamang po yan, sa Santa Rita Eco Park, dito lamang po sa Pampanga. Alam nyo mga ka-UKG, itong lahat ng ito, kabuuan nito, dati itong pinaputok ng pinatubo at naging lahar, at yung municipal administrator dito ay nag-isip ng paraan na magtanim ng mga puno para maging Eco Park to. At today, kasama ko rin po mga ka-UKG, si Sir Adolfo Zapanta, ang Municipal Administrator ng Santa Rita. Umaga kay ganda, Sir Adolfo. Hi, good morning po. Good morning po. Sir Adolfo, ano po bang pwedeng ma-enjoy dito or activities dito po sa park na to? Unang-una po, yung birding kapaligiran, tahimik, yung picnic area, the same time yung jogging area, at yung mga bisikleta na pinaparenta namin sa murang halaga. At tandaan po natin, ito ay dating lahar. Ngayon, para bang mala forest na po ngayon. At ito po ay ginagawa namin sa pamagitan ng tuloy-tuloy na pag-tree planting. Tree planting. Opo. Involve po lahat dito ang mamamayan ng Santa Rita, pati yung mga eskwelahan, mga estudyante, involve po dito. Dahil po kami naniniwala, pag maraming halaman, maraming tree, malayo po sa kuna ang aming bayan. Correct. Sir Adolfo, ganun naman po ba kalawak itong Eco Park na ito? Ito pong sakop ng Santa Rita is 3 kilometers. Okay. Sige sir, maraming salamat po. Salamat po. At ayan mga kapamilya, ngayon alam na natin na at sumasayaw pa sila sa likod ko at napapasayaw ka dito. At bukod dito, marami namamasyal dito mga ka-UKG. Ngayon din po, nakikita nyo naman, ang napaka-cute ng mga parrot. At mamaya ay magpapalipad tayo dyan. At meron sila tinatawag dito ang free flight parrot. Ang free flight parrot ay tinatawag na pag pinalipad mo at babalik sa'yo. At meron silang grupo dito, ang majestic wings na tinatawag. At kasama ko dito si Sir Jake. Sir Jake, umagang kay ganda po, Sir Jake. Good morning. Sir, bakit ito ang napili nyong lugar para magpalipad ng mga ganitong ka-cute ng mga parrots? Bali sa dito sa Santa Rita Eco Park, pasok na pasok talaga yung kasi malawak po sir, no? Tama, malawak. Importante talaga yung lawak ng area sa pagpapalipad ng ibon. So, na-maximize nila yung boundary at the same time yung paglipad nila dahil so sobrang lawak. Mm-hmm. At syempre napaka-relaxing ng lugar. Sir, anong training ginagawa niyo sa free flight parrot na mga to? Actually, tatlo lang yan. Magsisimula ka sa pag-hand feed. Okay. Pangalawa is indoor training, recall. Indoor training, oh. Tapos ang pangatlo na is outdoor training. Hindi naman sila basta-basta na agad or mahirap turuan. Ay, hindi. Kasi syempre, may mga behavior din yan ngayon, di ba? Ang maganda kasi rito, cheek pa lang, nagsisimula na kaming i-training yung mga ibon. So, doon pa lang matitim na sila hanggang sa lumaki sila. So, okay. Wala kang problema sa sir, ito si Ka, ano pangalan ito? Si Cody. Si Cody. Sir, ilang taon na ba si Cody? Nasa 8 months na siya ngayon 8 eh. 8 months. Tapos ito si Si Snow. Si Snow. Si Snow. Si Snow is ilang taon naman siya? Mga 6 months na siya. 6 months. So itong mga to, mamaya parili pa rin natin yan. Mamaya. At mamaya mga ka-UKG, excited na ako magpalipad din dahil malaman natin kung sino nga ba ang pinakamabibilis sa mga yan. Pero dahil dyan mag-back to studio muna tayo. Maraming salamat, Neil. Eto naman po, tuloy-tuloy pa rin ang ating pamamasyal. At paglilibang dyan sa Pampanga, balikan po natin si Neil Culeta na abala na sa mga parrot na nariyan. Neil. Thank you mga kapamilya. Eto ngayon, excited na kami magpalipad ng mga parrot. At dahil dyan, alam niyo ba mga ka-UKG, ang mga madaling turuan ng parrot, dito nga bumabaka ka dito. Ang San Conyur, ang aray ko, ang African Grey, ang at makan at mga parrot. Yan ang mga madadaling turuan. Oh, yun. Excited na ba kayo? Yes! Excited na? Okay. In 3, 2, 1, go! Ayan, mga kapamilya, nakita nyo naman. Lumipad na yung mga parrot at meron dyan mga parrot na... Ayan, oh, na... Ang sarap sa mata
nung makita mo yung mga parrot na lumilipad at ano yun, nakaka-fulfill, tama ba? Fulfillment para sa mga nakapag... Oo. Oh. Ayan. Okay. Oh. Today din po, mga ka-UKG, mga kapamilya, eh, kasama ko rin po ang isa sa member ng Majestic Wing, yes. Ang si Sir Rick Espiritu. Magandang kay ganda po, Sir. Sir, bakit ito yung napili mong hobby? Yung actually, bata pa lang ako kasi gusto ko na talaga alagaan mga ibon eh. Ibon? So, andyan na may mga manok or kung anong pwedeng alagaan. Pero gusto ko talaga ibon eh. Ah, okay. Sir Ricky, ano bang naidudulot nito kapag nakapagpalibad ka ng parrot? So, yung pagpapalibad ng parrot, nakikita nyo naman, yung fulfillment mo eh, yung paghihirap mo. So, yung paghihirap mo mula nung bata pa siya, inilagaan mo siya. Mm-hmm. So, yun eh. Yung plus, from the day na lumipad na siya, Yan. Hindi mo ma-explain yung kasiyahan. Mga UKG, nagsibali nila yung mga ibon sa amin, pero yung iba nawawala pa. Pero bukod dyan, sir, anong klaseng parrot at ilang taon yung ginagamit na pagpapalipad dito? So, iba't ibang klaseng parrot to eh. From small, yung African Lovebird, hanggang sa malaking parrot. So, ito yung mga Macaw. Macaw? So, ilang taon ginagamit. Yung Macaw, 80 years ang lifespan niya eh. Eh paano sir, kunyari ako, bibili ako ng paro, tapos gusto ko magpa-train. Pwede ba ako magpa-train sa inyo? Pwede, libre. Libre lang, wala, libre lang kami. Sir, libre gusto ko yan, magpapaturo ko lumapa. Pupunta lang kayo sa mga site namin, schedule site. So, yun, pupunta ka lang doon, tuturo ka namin. Pwede ka rin pumunta sa website, page namin, page lang, sa Facebook. Pero lahat ba yan, bumabalik talaga? Babalik lahat yan, depende na lang, yung ibang tao kasi, actually, yung ibang tao, pinag-iinteresan nila. Yung mga ganito? Kasi may presyo nga. So, hinuhuli nila yan. Medyo dahil nga sila ay maamo, pag dumapo sa iba yan at hindi namin napansin, pwede nila ibulse. Yun, doon nagkakaproblema. Pero Sir Ricky, ano bang pinagkaiba nito sa kalapate? Di ba kasi ang kalapate, usually hinahagis na yan. Malaki pagkakaiba. Kasi, for example, ang bahay nyo eh, na banda nasa baba. Okay. Pag hinagis mo dito yung kalapate, papunta doon yan eh. Tapos itong ang kaiba nito, yung parrot, sa tao mismo. Yan, tama. Ah, okay. O yan, nakita nyo, bumabalik na yung mga ibang parrot at nawala yung parrot ko. Yung sa akin, hindi ko makita. Wait, ito na pala. Ito na wala. Yan. Ayan, at bukod dyan mga ka-UKG, karinig nyo yung mga pito. Yan ang senyales na pagtawag sa mga ibon. Yes. Dahil dyan, marami pa ako ipapakita sa inyo mga ka-UKG. Pero ngayon, mag-back to studio muna. Maraming salamat sa iyo, Neil. Enjoy na enjoy ka dyan. Oh. Nagugutom ako sa usapan natin. Ay, naku, huwag kang mag-alala. Patatamisin po namin ang inyong umaga sa sarap. Oh.